araw mga bata! Para sa ating ikawalong aralin sa Araling Panlipunan, pag-aaralan natin ang kahalagahan ng katangiang pisikal sa pag-unlad ng bansa. Gaano kahalaga ang pagiging isang kapuluan ng Pilipinas? Paano nakatutulong sa pag-unlad ng isang bansa ang mga katangiang pisikal nito? Sa araling ito, inaasahang naiisa-isa mo ang mga katangiang pisikal ng bansa, naiuugnay mo ang kahalagahan ng katangiang pisikal sa pag-unlad ng bansa, naiisa-isa ang mga kahalagahan ng katangiang pisikal tulad ng klima at panahon sa pag-unlad ng bansa, naipaliliwanag ang kahalagahan ng katangiang pisikal gaya ng mga anyong lupa at anyong tubig sa pag-unlad ng bansa, natatalakay ang mga kahalagahan ng katangiang pisikal tulad ng populasyon sa pag-unlad ng bansa, nailalarawan ang kahalagahan ng katangiang pisikal tulad ng agrikultura at industriya sa pag-unlad ng bansa. Tuklasin natin, ang Pilipinas ay isang arkipelago. Ang arkipelago ay isang anyong lupa na binubuo ng malalaki at maliliit na mga pulo. Ang Pilipinas ay may malalawak na kapatagan kung saan matatagpuan ang malalaking taniman ng palay at iba pang produkto tulad ng tubo at mais. Ang Pilipinas ay may mahahabang bulubundukin na nagsisilbing panangga sa mga bagyong dumarating na kabibighaning mga bulubundukin. Mayroon rin itong mga bulkan na bagaman may panganib ay nagsisilbing pasyalan at nakapagbibigay ng mataba at masaganang lupang angkop sa agrikultura. At may napakagagandang dalampasigan na nagbibigay saya lalo na sa panahon ng tag-init. Nakahihikayat ng mga ilog, lawa at talon at malalaki at maliliit na mga pulo. Turismo. Tunay na maipagmamalaki ang turismo sa bansa. Bilang mga Pilipino, makiisa tayo sa mga programa ng bansa sa turismo. Ayon sa datos ng Kagawaran ng Turismo, tumaas ng 15% ang kinita ng bansa sa taong 2013 kung ihahambing sa taong 2012. Maraming dayuhan ang nahikayat dumayo sa Pilipinas dahil sa likas na kagandahan nito. Pinakikita sa chart na mula sa taong 2010 hanggang 2014 ay patuloy na dumarami ang pumapasok na turista mula sa iba't ibang bansa kasabay rin ng pagdami ng mga lokal na turista. Napasigla rin ang pagiging mayaman sa katubigan ang iba't ibang maaaring pagkakitaan tulad ng pangingisda, pagbabangka at pagbabiyahe sa pamamagitan ng mga sasakyang pandagat. Napaunlad ang turismo at kalakalan. Ang RORO o Roll-On, Roll-Off ay higit na nakatulong sa pagbabiyahe ng mga produkto mula sa iba't ibang lalawigan. Ang iba't ibang anyong lupa ay nagkaroon ng iba't ibang pakinabang na naging kaagapay sa pagsulong ng kaunlaran. Ilan sa mga ito ay pagsasaka at transportasyon sa kapatagan. Malaki ang naidulot sa bansa ng pagiging mayaman nito sa katangiang pisikal, hindi lamang sa mga mapagkakakitaan, ngunit higit sa lahat, napaunlad nito ang ugaling Pilipino gaya ng pagiging matatag at determinado, masipag, may pagkakaisa at pagtutulungan, may malasakit sa kapwa at may takot sa Diyos. Tayahin natin. Panuto. Tukuyin ang mga larawan sa ibaba. Hanapin sa kahon at isulat sa sagutang papel ang tamang sagot. Karagdagang gawain, panuto, gumuhit ng larawan ng isang magandang tanawin sa Pilipinas na ibig mong puntahan.
Maraming salamat po. Mag-aral ng mabuti mga bata. Hanggang sa muli.